Our Lord God, who is rich in love and grace, thank you for saving us with the precious blood of the Lord. Ama naming Panginoong Diyos, Diyos na sagana sa biyaya at pag-ibig, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin sa pamamagitan ng iyong pag-ibig. And thank you for allowing us to dwell in the Lord after being saved. At maraming salamat po sa pagpapahintulot sa amin na makapanatili kasama ang Panginoon pagkatapos ng kaligtasan. And also thank you for allowing us to live under the protection and guidance of the Holy Spirit. At kami po ay nagpapasalamat din sa iyo na ipinapahintulot mo na mabuhay kami sa ilalim ng gabay at proteksyon ng Espiritu Santo. And thank you for bringing saved brother and sister together in one place. At maraming salamat po sa pagdadala mo sa lahat ng mga brothers and sisters na naligtas sa isang lugar. And Lord, help us to get lessons and comfort through the Word of God today. At pakiusap, Panginoon, ipahintulot mo po na makuha namin ang aral at ang comfort sa pamamagitan ng salita ng Diyos ngayong araw na ito. And help us to change our life through the Sunday sermon. At sa pamamagitan ng Sunday sermon na ito, tulungan mo kami na mabago ang aming mga buhay. O Lord, we know that. We live in the day when the Lord's coming is very so near. O Panginoon, nalalaman po namin na nabubuhay kami sa panahon kung kailan napakalapit na ng pagbabalik ng Panginoon. We want to be able to live for the Lord, the gospel, the church for the rest of our remaining life. Nais po namin na sa nalalabi naming buhay ay mabuhay po kami para sa Panginoon, para sa church at para sa Ebanghelyo. And please help us to stay until the end in the church, the body of the Lord. At pakiusap, tulungan mo po kami na makapanatili sa church na siyang katawan ng Panginoon hanggang sa huli. And help us not to compromise with the word and sin. At pakiusap, tulungan mo po kami na huwag kami makipagkompromiso sa sanlibutan at sa kasalanan. And please help us to save brother and sister, love each other. At pakiusap, tulungan mo po na ang mga kapatiran ay ibigin ng isa't isa. If any of us have financial difficulties, may the Lord will comfort them. Kung meron man po sa amin na nahihirapan financially, ang Panginoon nawa ang magbigay ng kaaliwan sa kanila. And if any of us have sickness and suffering in the flesh, the Lord give them comfort and courage. At kung meron man po sa amin na may karamdaman at nahihirapan, ang Panginoon nawa ang magbigay sa kanila ng tapang at ng comfort. Although we are not perfect inside of God, we want to live for the Lord as the Son of God. Bagaman kami ay hindi ganap, hindi perpekto sa harapan ng Panginoon, subalit nagnanais kami na mabuhay bilang mga anak ng Diyos. And so, please teach us and guide us during in my life. Kaya pakiusap, tulungan at gabayan mo po kami sa aming buong buhay. We pray in the name of Jesus Christ. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Yesu Cristo. Amen. Amen. Let's open the Bible. Let's start the Sunday sermon. Mark chapter 5 verse 32. Buksan po natin ang ating mga Biblia. Ebanghelyo ayon kay Marcos chapter 5 verse 32. Mark chapter 5 verse 32. Marcos chapter 5 verse 32. Brothers and sisters, let's read together. Basahin po natin. Tumingin siya sa buong paligid upang makita kung sino ang gumawa niyon. Mark chapter 5 verse 32. But Jesus kept looking around to see who had done it. So the title of Sunday's sermon today is Jesus kept looking around to see someone. Kaya yung title po ng sermon natin ngayong araw, si Jesus na tumitingin sa paligid upang hanapin ang isang tao. So God remembers us and is looking for us.
just as He is looking around to find this woman. Alam niyo po, ganito rin ang Diyos. Tumitingin siya sa paligid, hinahanap niya tayo katulad ng paghanap niya sa babaeng ito. So when we hold on to this word and live, we receive great courage and comfort. Kaya't kung tayo po ay mabubuhay ayon sa mga salita na ito, magkakaroon tayo ng tapang at makakatanggap ng comfort. Brother and sister, do you know why was Jesus looking around at the time? Alam niyo po ba mga kapatid kung bakit si Jesus tinitignan niya ang paligid noon? In order for us to learn God's lesson, we need to look closely at this story. Upang makuha po natin ang aral mula sa Diyos, kailangan natin pagmasdan, tignang mabuti ang kwento na ito. Before we find this event, Jesus performed this miracle of raising Jairus' daughter to life. Pagkatapos mangyari po yung pangyayari na ito, si Jesus, binuhay niya ang anak ni Jairo. So, from now, let's come back to the story of Jairus' daughter's story. Kaya dito po, tignan po natin yung kwento ng kanyang anak. After bookmark here, and look, Mark chapter 5, verse 35 hanggang 39. Pagkatapos po natin itong lagyan ng tanda, tignan natin 35 hanggang 39. Mula verse 35 hanggang verse 43. Please. Samantalang nagsasalita pa siya, may mga taong dumating na galing sa bahay ng pinuno ng sinagoga na nagsasabi, "Namatay na ang anak mong babae. Bakit mo pa inaabala ang guro?" Ngunit hindi napansin ni Jesus ang sinabi. At sinabi niya sa pinuno ng sinagoga, "Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang." At hindi niya ipinahintulot na may sumunod sa kanya, maliban kina Pedro, Santiago at Juan, na kapatid ni Santiago. Nang makarating sila sa bahay ng pinuno ng sinagoga, nakita niya ang pagkakagulo, ang mga pagtangis at malakas na iyakan. Pagkapasok niya ay kanyang sinabi sa kanila, "Bakit kayo nagkakagulo at nagiiyakan? Hindi patay ang bata, kundi natutulog lamang." Siya'y kanilang pinagtawanan, ngunit pinalabas niya ang lahat at isinama niya ang ama at ang ina ng bata at ang kanyang mga kasamahan. Pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ang kamay ng bata at sinabi sa kanya, "Talita kum," na ang kahulugan ay munting batang babae. "Sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Kaagad bumangon ang batang babae at nagpalakad-lakad. Siya'y 12 taon na. Kaagad silang namangha ng ganoon na lamang. Mahigpit niyang ipinag-utos sa kanila na walang dapat makaalam nito at sinabi niya sa kanila na ang bata ay bigyan ng makakain. At that time, Jesus Christ, even though He wanted everyone to be saved, before Jesus Christ performed His miracle, surprisingly, at that time, Jesus didn't want to let others know about His miracle. Sa katunayan po ng pagkakataon na ito, bagaman nais ni Jesus na marami ang maligtas, hindi niya ipinahintulot na malaman ng iba ang himala na ito. Everybody don't bring others and then I don't want to show my miracle to others. Jesus Christ, He said. Parang ganito po ang sinabi niya, "Kayong lahat, huwag kayong magpapapasok ng iba. Ayokong makita nila ang himala na ito." Why? Bakit? This is our question. Ito po yung dapat nating maitanong. Luke Mark chapter 5 verse 37. Tignan niyo po sa 37. Let's read together. Basahin po natin. At hindi niya ipinahintulot na may sumunod sa kanya, maliban kina Pedro, Santiago, at Juan na kapatid ni Santiago. Yeah. Except for the Jesus Christ the disciple, he didn't allow to follow him. Maliban sa apat na alagad ni Jesus, wala na siyang ipinahintulot na sumunod sa kanya. And one more, verse 43. At isa pa po sa verse 43. Or so, brothers and sisters, let's read together. Mahigpit niyang ipinag-utos sa kanila na walang dapat makaalam nito at sinabi niya sa kanila na ang bata ay bigyan ng makakain. He gave strict order not to let anyone know about
his miracle. Mahigpit po niyang ipinag-utos, nag-utos siya na wala dapat makakaalam ng himala na ito. Why? Bakit? At that time, why? Bakit kaya? What do you think this reason is? Ano po sa palagay ninyo ang dahilan? The reason is verse 40. Ang dahilan po ay nasa verse 40. Let's read together. Basahin natin. Siya ay kanilang pinagtawanan, ngunit pinalabas niya ang lahat at sinama niya ang ama at ang ina ng bata at ang kanyang mga kasamahan. Pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Why? They laughed at him. Bakit po? Dahil pinagtawanan nila si Jesus. Because anybody, everyone, they laughed at him, Jesus dahil Christ. Yung mga tao po doon, pinagtawanan nila si Jesus. Means, all member, almost, they didn't believe Jesus Christ. Ito po ay nangangahulugan na halos lahat ng naroon hindi naniniwala kay Jesus. So Jesus even let others go outside. Kaya nga, ang ibang taong ito, pinalabas ni Jesus. So who are the others? And what is the reason? Kaya sino kaya itong mga ibang tao at ano ang dahilan bakit ito ginawa because sa kanila? I told you already, the reason is that the others didn't believe Jesus Christ and mocked at Him. Sinabi ko na po ang dahilan. Dahil ang mga taong ito, hindi sumasampalataya kay Jesus, pinagtawanan pa, tinuya pa si Jesus. That's why. Here is one more thing we need to think about too. Kaya nga dito po mga kapatid, may isang bagay na kailangan natin pag-isipan. Brothers and sisters, have not we ever laughed at Jesus without believing Him? Kayo po ba mga kapatid, sa kakulangan ng pananampalataya, hindi nyo ba kailanman pinagtawanan si Jesus? Even though we said we believe Jesus Christ, we love Jesus Christ, but sometimes, without knowing, sometimes we didn't believe Jesus Christ. Alam nyo po, bagaman sinasabi natin, iniibig natin si Jesus, nananampalataya tayo sa Kanya, subalit minsan, hindi tayo nananampalataya sa kapangyarihan niya. That is the problem. Ito po ang problema. So there are lots of times when we even don't notice when we were laughing at Jesus. Alam niyo po, napakaraming pagkakataon na hindi natin nalalaman o namamalayan, tinatawanan na natin si Jesus. When is it? Kailan kaya ito nangyayari? It is when we don't believe the power of God and the promise of God. Ito po ay kung kapag nangyayari na hindi tayo sumasampalataya sa kapangyarihan ng Diyos. When are the time we don't believe in Him? Kailan kaya yung mga pagkakataon na hindi tayo nananalig sa Kanya? For example, halimbawa po, there's a time when we were afraid because of pandemic. May mga pagkakataon na natatakot tayo kagaya nitong nangyaring pandemic. There is a time when we were worrying because of losing job. May mga pagkakataon na natatakot tayo o nag-aalala baka mawalan tayo ng trabaho. There is a time when we were not attending church because of various reasons for the job. Ito po ang mga pagkakataon na hindi tayo nakakadalo sa church dahil sa pangangailangan ng trabaho natin. Not only for a job, for our financial problem. Hindi lang po sa trabaho, kundi para rin sa mga pinansyal natin pangangailangan. Let's think. What did Jesus teach us when we were facing the hardship and difficulties? Kaya pag-isipan po natin mabuti, ano ba ang itinuro sa atin ni Jesus kung ano ang gagawin kapag nahaharap tayo sa mga financial na problema at kahirapan? Let's think, what did Jesus teach us when we face difficulties? Isipin po natin, ano ba ang itinuturo sa atin ni Jesus kapag nahaharap tayo sa mga kahirapan? Instead of afraid, we have to trust God. We have to believe God's promise. Sa halip na matakot, kailangan nating maniwala kay Jesus. Kailangan natin paniwalaan ang kanyang pangako at kapangyarihan. That's why Isaiah chapter 41 verse 10. Kaya nga sabi po sa Isaiah 41 verse 10. When we were facing the hardship, we have to do like this. Kapag tayo po ay nahaharap sa mga paghihirap, ganito dapat ang gawin natin. Isaiah chapter 41 verse 10. 41 verse 10. When we were facing the hardship, that time God said to us, "So do not fear, for I am with you. Do not be
this Mary, for I am your God. I will strengthen you or help you, strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Kapag naharap tayo sa kahirapan, ito ang sinasabi sa atin ni Jesus, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka, oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking aalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. Brothers, sisters, don't forget. Verse 13, brothers, sisters, let's read together. Mga kapatid, huwag niyo po itong kakalimutan. Yung verse 13, basahin po natin ang sabay-sabay. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang humahawak ng iyong kanang kamay. Ako na nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot. Ikaw ay aking tutulungan. Likewise, when we face difficulties and hardship and suffering, He told us not to be afraid, for He is with us. So, and He told us not to be afraid, for He has promised to help us. Kaya nga sa tuwing tayo nahaharap o nahihirapan, nagdurusa, ipinangako niya po sa atin, huwag tayong matakot dahil kasama natin siya. Tutulungan niya tayo. And when we face difficulties and hardship, means you must see, watch it, and face your difficulties. Kaya kapag tayo po nahaharap sa mga pagkahirapan, kailangan natin pagmasdan mabuti at mapagtagumpayan natin itong ating kahirapan. You must will see the, your hardship difficulties, even though you are Son of God. That time, we have to do like this. Matthew chapter 6, verse 33. Sa mga ganitong pagkakataon, eto dapat yung gawin natin. Matthew chapter 6, verse 33. That's why if you have faith, we can follow the Jesus Christ's promise. Kung ikaw ay may pananampalataya, magagawa mo na panghawakan ng pangako ni Jesus. Matthew chapter 6, verse 33. Matthew 6:33. Please never forget this verse. Let's read together. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Therefore, if we keep on listening to His word and promise, even though face hardship, He or she is the faithful one God was looking for. Kaya nga, bagaman tayo po ay nahaharap sa mga pagdurusa at kahirapan, pero napapanatili natin ang ating pananampalataya, ito ang mga tao na hinahanap o tinitignan ng Diyos. But when we face difficulties, even though we learn every time through the Sunday sermon about faith, but when someone have faced difficulties, someone disappear from church. When we call someone, brother, sister, why not come to church? Because of financial problem. Yeah, really, many times, because I'm busy. Have you ever heard from me every Sunday sermon? Isn't it? Even though you learn every time, but when you face difficulties, you do like that, you follow. Because of busy and tired, financial problem, I have no money to transportation fee to, in order to attend the Sunday sermon. They have a various reason. Alam niyo po, bagaman paulit-ulit natin itong pinag-aaralan dito sa church, madalas niyo itong naririnig sa akin every Sunday. Subalit, marami pa rin mga kapatid na nawawala sa church kapag tatawagan mo, busy po ako, wala akong pera, problemang pinansyal. Brother and sister, remember, definitely, truly, God loves you. God wants you to be strong. That's why through the suffering and hardship, God tried to make you more strong. Mga kapatid, tandaan niyo po ito mabuti. Iniibig kayo ng Diyos. Nais niya na kayo ay maging matatag. Kaya nga sa pamamagitan ng mga pagdurusa at kahirapan, dito niya tayo tinuturuan na maging matatag. When the Jesus Christ disciples, when they feel afraid, Jesus Christ said to them like that, Mark chapter 4, verse 40. Nang ang kanya pong mga alagad ay natatakot, alam niyo po ang sinabi ni Jesus sa kanila? Tignan po natin, Marcos chapter 4, verse 40.
not only Filipino brother and sister, also Korean brother and sister, also they are very having a hard time because of pandemic and coronavirus. Alam niyo po, hindi lang yung mga Filipino brothers and sisters, ganun din yung mga kapatiran natin sa Korea. Hirap na hirap sila dahil sa pandemic ng coronavirus. Mark chapter 4, verse 14. Chapter 4, verse 14. Let's read it together. Basahin natin. Sinabi niya sa kanila, bakit kayo natakot? Wala ba kayong pananampalataya? Why are you so afraid? Even you are my son of God, disciple of me. Do you still have no faith? Jesus Christ said to them. Sinabi po ni Jesus sa kanila, bakit kayo takot na takot? Kahit na mga alagad ko kayo, wala ba kayong pananampalataya? Through suffering, hardship, difficulties, remember, God wants to check our faith. Tandaan niyo po itong mabuti, na sa pamamagitan ng pagdurusa at kahirapan, nais ng Diyos na suriin ang ating pananampalataya. Even the disciples were in worry and was afraid dying when they faced a gale of wind like the unfaithful ones. Alam niyo po, kahit na ang mga alagad ni Jesus, natakot po sila sa kamatayan noong naharap sila sa malalakas na hangin at bagyo, natakot po sila kahit kagkatulad ng mga taong hindi tapat. When Jesus Christ called 12 disciples, they threw everything and they start to follow Jesus Christ in order to deliver the gospel with Jesus Christ. Nang tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad, nagawa po nilang itapon ng lahat para sumunod kay Jesus upang ipangaral ang ebanghelyo. So Mark chapter 4 verse 36, let's see. Kaya tignan po natin Marcos chapter 4. Mark chapter 4 verse 36. Chapter 4, verse 36. Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was in the boat. And they were also other boat with him. They were also other boat with him, means not only 12 disciples, also other disciples also, they start to follow Jesus Christ. So many people. Pagkaiwan sa maraming tao, siya'y kanilang isinama sa bangka ayon sa kanyang kalagayan. At may iba pang mga bangka na kasama niya. Ibig sabihin, hindi lang yung kanyang mga alagad, kundi marami ding tao ang sumunod kay Jesus. Can I ask you something that time? Tatanungin ko po kayo. Did Jesus force everyone to go with him, to follow Jesus Christ? Pinilit ba ni Jesus ang mga taong ito na sumunod sa kanya? You must follow me. Sumunod ka sa akin. He didn't. Hindi po ganito ang ginawa niya. Would you like that? Isn't it? When Jesus Christ asked to all of them, follow me, that time, by himself, they decided by himself. And threw everything and he started to follow Jesus Christ. Nang sinabi po ni Jesus sa kanyang mga alagad na sumunod ka sa akin, ang mga alagad mismo nagpasya sa kanilang mga sarili. Iiwan ang lahat at susunod kay Jesus. It means they themselves decided to follow Jesus Christ. Ito po ay nangangahulugan na sila mismo ang nagpasya na sumunod kay Jesus. This is what Christian life is like. Ito po talaga ang tunay na Christian life. Why you came to church today? Bakit po kayo nandito sa church? Why? Bakit po? To receive God's blessing. Para matanggap ang pagpapala ng Diyos. Isn't it? Di ba po? Because we believe Jesus Christ who saved us. Dahil nananampalataya tayo kay Jesus na nagligtas sa atin. Isn't it? Di ba po? Even though anybody didn't force you, but you came to church yourself. Kahit na walang namilit sa inyo, kusa kayong pumunta dito sa church. Isn't it? Tama That's ba? Why church is not company, office. Right? Kaya nga ito pong ating church, hindi ito isang kumpanya o kaya office, hindi po. Remember, God is not boss. Tandaan niyo po, si Jesus, hindi natin siya boss. So, 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Tignan po natin, ikalawang Korinto, chapter 9, verse 7.
2 Corinthians chapter 9, verse 7. 9, verse 7. Ikalawang Korinto, chapter 9, verse 7. So let's read together. Basahin natin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi mabigat sa kalooban o dala ng pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. That's why from now on, just one time, please ask yourself. Ask yourself this question. Am I really following for God, or am I a person who is being dragged away from Him? Kaya nga ngayon po, kahit isang beses lang o minsanan lang, tanungin niyo po ang inyong mga sarili. Ako ba yung tao na kusang sumusunod kay Jesus, o ako yung kabilang doon sa mga tao na hinahatak palayo sa Kanya? Actually, that time, all members, disciples, they choose by themselves to follow Jesus Christ. Sa katunayan, ang pagkakataon pong ito, lahat ng mga alagad, nagpasya sa kanilang sarili na sumunod kay Jesus. By the way, take a look at what happens to those who choose Jesus. Subalit, tignan po natin, ano ba ang nangyari sa mga sumunod kay Jesus? However, this surprising thing is that the people who choose and follow Jesus on their own met the hardship and poverty and difficulties. Subalit, nakakagulat na ang mga tao na pinili na sumunod kay Jesus, sila pa ang nakadanas ng mga kahirapan, pagkagutom, at mga pagdurusa. To follow Jesus Christ is not comfortable life. Alam niyo po, hindi komportable yung buhay ng mga sumusunod kay Jesus. So your life also, same. Kaya ganito rin yung magiging buhay natin. So Mark chapter 4 verse 37. Tignan po natin Marcos chapter 4 verse 37. Mark chapter 4 verse 37. Let's read together. Marcos chapter 4 verse 37, basahin natin. At and nagkaroon ng isang malakas na ulo. Sumalpok ang mga alon sa bangka. Ano pat ang bangka ay halos so mapuno, mapupuno na ng tubig. Likewise, to follow Jesus Christ is not comfortable life. Tulad po nito, ang sumunod kay Jesus, hindi po ito magiging komportableng buhay. From now on, you check your Christian life. Your Christian life, if you feel your Christian life like the comfortable, maybe your Christian life is not something wrong. Kaya ngayon po mga kapatid, tignan po ninyo ang inyong mga Christian life. Kung hanggang ngayon, komportable pa rin kayo, merong mali. Why? Bakit? Christian life seems like the climbing mountain. Dahil ang buhay Kristiyano po, katulad dito ng pag-akyat sa bundok. Isn't it? Diba po? That's why nowadays, if your life is very difficult and harsh and suffer, is normal. Kaya nga, normal. Kung sa panahon pong ito, ang buhay Kristiyano ninyo mahirap, puno ng pagdurusa, normal lang po yan. So, at that time, they believe in Jesus and just started to follow Jesus Christ. But the crisis of death came for those who start to follow Jesus Christ instead of God's blessing. Alam niyo po, ng pagkakataong ito, nagpasya pa lamang sila na sumunod kay Jesus. Subalit pagkatapos po, sa halip na pagpapala ng Diyos, ang panganib ng kamatayan ang sumunod sa kanila. Isn't it? Di ba po? Your Christian also same, will be same. Ganito rin po ang magiging takbo really? Ng buhay Kristiyano ninyo. Totoo po ito. When we see our circumstance, we cannot be comfortable. Kung makikita po natin ang ating mga sitwasyon, hindi tayo magiging komportable. When we see our situation, we cannot be comfortable. Kung titignan po natin yung sitwasyon natin, hindi talaga komportable. But when we observe the God's promise, we can't be comfortable. Pero kung pagmamasdan lamang natin ang pangako ng Diyos, magiging komportable tayo. Naunawaan niyo ba? Don't see your situation. Wag na wag niyo pong titignan ang sitwasyon niyo ngayon. We have to only observe, see the
God's promise. Ang kailangan po natin ngayon, tignan, pagmasdan ang pangako ng Diyos. This is real Christian life. Ito po ang tunay na Christian life. So many saved people after God's salvation left the church because of various gears or stone. Alam niyo po, pagkatapos ng kaligtasan, marami sa mga ligtas na tao, iniiwan nila ang church. Bakit? Nakakaranas sila ng malakas na hangin at mga bagyo. What is the gale of storm in your life? Ano po ang malakas na hangin at bagyo ng buhay mo? Financial problem. Problema sa pera. Open your heart now and think about it and with this sermon today. Kaya pakiusap, buksan po ninyo ang inyong mga puso ngayon at pag-isipang mabuti ang sermon natin ngayong araw. When they met the storm and difficulties at that time. By the way, what was ironic, more ironic was Jesus was just sleeping on a pillow on the ship. Nang pagkakataong ito, di ba, nakakaranas na sila ng malakas na hangin at bagyo. Pero ang mas ironic dito, si Jesus nasa bangka, may unan, natutulog. Humihilig pa. Why Jesus Christ could deep sleep? Bakit kaya mahimbing ang tulog ni Jesus? Jesus Christ, he believed God. Dahil si Jesus, nananalig siya Mark sa Diyos. Mark chapter 4, verse 38. Tignan natin, 4 verse 38 ng Marcos. Mark chapter 4, verse 38. Let's read together. Basahin natin. Ngunit siya'y nasa hulihan ng bangka at natutulog na may inuunan. Siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guru, hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo? When they met the great storm, but Jesus had no worry at all. Nang sila po dumanas ng matinding bagyo, walang pakialam si Jesus. We really cannot understand Jesus Christ. Dito po, hindi natin mauunawaan ang sitwasyon ni Jesus. Brother and sister, at that time, what did the disciple do then? Subalit mga kapatid, tignan po natin ano ang ginawa ng mga alagad ng pagkakataong ito. When they faced difficulties, when they met storm, what did they disciple do then? Noong sila po ay malapit na sa kamatayan, nung dumana sila ng matinding bagyo, ano ang ginawa nila? You know, alam niyo po, that time, disciple, they did like this. 38, verse 38. Ang mga alagad, ganito po ang ginawa nila sa verse 38. Let's read together. Basahin po natin. Ngunit siya ay nasa ulihan ng bangka at natutulog na may inuunan. Siya'y ginising nila at sinabi sa kanya, Guru, hindi ka ba nababahala na mapapahamak tayo? They woke Jesus. Ginising nila. Jesus Christ, please wake up, please save me, wake up. Jesus Christ, gumising ka, pakiusap, iligtas mo ako. Likewise, when we face difficulties, instead of skip, attend the church. Instead of absent, attend the church. We have to wake up Jesus Christ. Kaya tulad po nito, kapag tayo dumanas ng mga kahirapan, imbis na lumiban sa pagdalo ng church, gisingin natin si Jesus. Do you understand? Naunawaan niyo po ba? This is real Christian life. Ito po ang tunay na Christian life. Why still there are so many empty seats? Bakit kaya ang daming bakanting upuan? Where are they? Nasa na sila? Why not attend the church today? Bakit wala sila dito ngayon? Where is their faith? Nasaan po ang pananampalataya nila? We have to take care of all of them. Kailangan po natin silang alagaan. If someone has sick, we have to help them. Kung merong may karamdaman, tulungan natin sila. If someone fall down there of the Christian life, we have to save them. Kung merong pong na bumagsak sa kanilang Christian life, tulungan natin sila, iligtas natin sila. Actually, it is not a storm that is important. It's not important, the storm. Sa katunayan po, yung bagyo, hindi yun mahalaga. What is the important things? Alam niyo po kung ano ang mahalaga dito? Important thing is not storm, great storm. Important thing is
The important thing is who is one my sheep of my life. Hindi po mahalaga dito kung gaano kalakas ang bagyo o yung bagyo. Ang mahalaga kung sino ang kasama ko sa bangka ng buhay ko. Important is Jesus Christ be with us. Alam niyo po ang mahalaga? Kasama natin si Jesucristo. Can you catch my point? Nauunawaan niyo po ba ako? Important is not dangerous circumstance, situation, difficulties. Important thing is Jesus Christ always be with us. Hindi po mahalaga yung mga mahirap nating kalagayan o sitwasyon. Alam niyo po ang mahalaga? Palagi nating kasama si Jesus. So with faith, we have to observe Jesus Christ every day, day by day. Kaya nga sa pamamagitan po ng pananampalataya, kailangan araw-araw natin pagmasdan si Jesus. Therefore, there is no reason to be afraid of no matter how hard the storm approaches. Kaya nga alam niyo po, walang dahilan para matakot tayo gaano man kalakas ang bagyong parating. If you are afraid because of your financial problem and any difficulties, you are the one who does not trust God. Alam niyo po, kung hanggang ngayon, natatakot ka pa rin dahil sa problema sa pera at mga kahirapan, marahil hindi ka pa nananalig kay Jesus. Or, even though you are here physically, but you are not one your sheep with Jesus. At isa pa, bagaman nandito ka ngayon physically, subalit wala si Jesus sa bangka mo. Ask for your question this time one time. Tanungin niyo pong mabuti ang mga sarili ninyo ngayon. Is Jesus on the sheep of your life with you now? Si Jesus ba nasa bangka ng buhay ko ngayon? So who will you wake up first if you encounter a storm while riding the ship? Kung ikaw po makakaranas ng bagyo habang nasa bangka o nasa barko, sino ang una mong gigisingin? When Jesus Christ woke up, Jesus cried, that time Jesus Christ said like this, verse 39. Nang ginising po nila si Jesus, sinabi sa kanila ang verse 39. Let's read together. Basahin po natin. Pagising niya ay sinaway niya ang hangin at sinabi sa dagat, pumayapa ka, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at nagkaroon ng katahimikan. Yeah. Jesus Christ saved all of them from difficulties. Opo, iniligtas sila ni Jesus sa lahat ng mga alalahanin at kahirapan nila. Even though God promised us God will be with us, but still we are afraid. Regarding any various reason. Bagaman ipinangako na ng Diyos na kasama natin siya, pero tayo natatakot pa rin dahil sa iba't ibang kadahilanan. That's why sometimes God scolded those people. Kaya nga, minsan, pinapagalitan, sinasaway ni Jesus ang mga ganitong tao. That scold means, where is your faith? Yung pagsaway na yun, parang ganito, nasaan ang pananampalataya mo? That's why don't leave God to make to earn money kaya because po, of your financial difficulties. Kung dahil lang sa problema, wag na wag mong iiwan ng Diyos para kumita ng pera. Do not go to work wake a person to ask for help. Wag po ninyong gigisingin ang ibang tao at sa kanila manghihingi ng tulong. What does it mean? Wake up Jesus Christ. Ano po ba ang ibig sabihin na gisingin si Jesus? Prayer request. Manalangin. Prayer request. Prayer. Manalangin. That is prayer. Ito po sa pamamagitan ng panalangin. That's why we have to pray every day, a day by day. Kaya nga, araw-araw, bawat sandali, kailangan manalangin. Through prayer, may you wake up Jesus every day, who is sleeping by your side now. Sa pamamagitan nawa ng panalangin, araw-araw magawa nating gisingin si Jesus na natutulog lang sa tabi natin. Understand? Unawaan niyo po. Anyway, today's sermon title is Jesus keep looking around to see someone. Ang title po ng sermon natin ngayong araw, si Jesus na pinagmamasdan ng paligid upang hanapin ang isang tao. Jesus Christ looking around. Po, si Jesus Cristo tumitingin siya sa paligid. Oh, I got it. Ayun, nandun. I found. Natagpuan ko na. Still God, Jesus Christ looking around. Opo, ganito po, naghahanap si Jesus. To see whom? Para makita sino? You. Ikaw.
even though you are not perfect your faith, don't worry. Still God looking for. God still look around to see you, to call you. Bagaman hindi po ganap o perpekto ang ating pananampalataya, wag na wag po tayong mag-alala. Si Jesus, pinagmamasdan niya tayo. Please wake up your dream from your dream. Gumising ka sa pananaginip. Why was Jesus looking around at that time? Bakit po kaya si Jesus nagmasid siya sa paligid ng pagkakataong ito? To see the woman who have great faith. Para makita itong babae na mayroong napakadakilang pananampalataya. And Jesus complimented the faith of women who were suffering from disease. Alam niyo po, pinuri ni Jesus ang pananampalataya ng babae na ito na nagdurusa dahil sa karamdaman. In order for us to learn God's lessons today, we need to look closely at this story. Upang makuha po natin ang aral mula sa Diyos ngayong araw, kailangan tignan nating mabuti ang kwentong ito. So let's go back to Mark chapter 5, verse 25. Balikan natin, Marcos chapter 5. Chapter 5. Verse 25 hanggang 34. This is the story of Jesus healing the woman who had suffered from illness for 12 years. Ito po ang kwento kung saan pinagaling ni Jesus ang isang babae na nagdurusa sa kanyang karamdaman sa loob ng 12 taon. So please. May isang babae na 12 taon ang dinudugo at lubang naghirap na sa maraming manggagamot. Nagugol na niya ang lahat ng nasa kanya at hindi siya gumaling ni kaunti man, kundi lalo pang lumubha. Narinig niya ang tungkol kay Jesus, lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit. Sapagkat sinabi niya, kung mahihipo ko man lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Kaagad napigil ang kanyang pagdurugo at ang kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa malubha niyang sakit. Pagkabatid na may lumabas na kapangyarihan mula sa kanya, bumaling si Jesus sa karamihan at nagsabi, sino ang humipo sa aking damit? Sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mong sinisiksika ng karamihan at sinabi mo pang sino ang humipo sa akin? Tumingin siya sa buong paligid upang makita kung sino ang gumawa niyon. Ngunit ang babae, palibhasa'y nalalaman ang nangyari sa kanya ay lumapit na natatakot at nanginginig. Nagpatira pa sa harap niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. At sinabi ni Jesus sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo, umalis kang payapa at gumaling ka sa sakit mo. Do you lost your all of hope in your life? Nawala na po ba ang lahat ng pag-asa sa buhay mo? Like 12 disciples, you have to wake up Jesus Christ. Wake up Jesus Christ. Kagaya po ng 12 alagad, gisingin mo like si Jesus. Like this woman, you have to touch Jesus Christ. At kagaya ng babaeng ito, dapat mahipo mo si Jesus. Let's read together Mark chapter 5, verse 27 and 29. Basahin po natin Marcos chapter 5, 27 hanggang 7, 28. Hanggang 28. Narinig niya ang tungkol kay Jesus. Lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit ay gagaling na ako. She believed that the woman would heal her sickness just by touching Jesus' clothes. Alam niyo po ang babaeng ito, nananalig siya na mahawakan man lamang niya ang laylayan ng damit ni Jesus, gagaling na siya. So her only last hope was Jesus Christ. Kaya't yung tangi at natitira niyang pag-asa si Jesus lang. Let's think. Why did she think that Jesus was her last and only hope? Pag-isipan po natin, bakit kaya sa isip niya si Jesus na lang ang tangi at huli niyang pag-asa? To heal his sickness, he spent his all property. Dahil upang mapagaling po ang kanyang karamdaman, ginugol niya na ang lahat ng pag-aari niya, nagastos niya na lahat. She became empty. Walang-wala na po siya. That's why Jesus Christ will be last hope for her. Kaya para sa kanya, si Jesus na lang ang pag-asa. So she used up all of her
fortune for 12 years for medical expenses to heal her illness. Nagamit na po niya ang lahat ng pag-aari niya sa loob ng 12 taon na pagpapagamot ng kanyang karamdaman. Understand? Naunawaan niyo ba? That's why, after all, Jesus was the only hope for her. Kaya nga pagkatapos ng lahat-lahat, si Jesus na lang talaga ang pag-asa niya. So, before you lost your own property, you have to call Jesus Christ first. Kaya nga po, bago maubos lahat ng pag-aari mo, unahin mo nang tumawag kay Jesus. Before you spend all your money, you have to call Jesus Christ first. Bago niyo po maubos lahat ng pera ninyo, tumawag ka na kay Jesus. Jesus Christ, best way. Ito po si Jesus, ang pinaka-the best na paraan. Am I right? Tama po ba ako? Psalm chapter 145. Tignan natin, mga awit. Number 145. There is something we can know through this woman's mind. Meron pong mga bagay na matututunan natin sa pamamagitan ng puso ng babaeng ito. Psalm chapter 145, verse 18 hanggang 19. Mga awit, 145 mula 18 hanggang 19. Brother, sister, let's read together. Basahin natin. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan, sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. Kanyang ibinibigay ang nasa ng lahat ng natatakot sa Kanya. Kanya ring dinirinig ang kanilang daing at iniligtas sila. Likewise, that is, God granted the witness of those who eagerly rely on God. Ito po, kaya ang Diyos, ibinibigay niya ang pangangailangan ng lahat ng mga masidhing nagtitiwala sa Kanya. That's why when we ask sincerely and honestly, the Lord heard our prayer. Kaya nga kung tayo po ay matapat, buong katapatan na hihiling, na diidinggin po ng Panginoon ang ating panalangin. Remember. So, Mark chapter 5, let's go back. Mark chapter 5, verse 29. Balikan natin, Marcos 5, 29. Marcos chapter 5, verse 29. When she touched Jesus Christ's clothes sincerely, honestly, that time she healed. Okay. Mark chapter 5, verse 29. Let's read together. Basahin po natin. Kaagad napigil ang kanyang pagdurugo at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa malubha niyang sakit. Immediately, her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Kagad na natigil yung pagdurugo at naramdaman niya sa kanyang katawan, malaya na siya sa kanyang karamdaman. Sincerely, honestly, she touched Jesus Christ. Means she asked Jesus Christ. Means her prayer sincerely. The time and her sickness was cleaned. Were healed. Buong katapatan at pasidhi po niyang hinipo ang alaylayan ng damit ni Jesus. Pagkatapos po nito, gumaling yung kanyang karamdaman. Ito po nangangahulugan din ng panalangin. After she was clean, that time, Jesus Christ, He didn't go away with silent. Keep silent. Paalam niyo po, pagkatapos mapagaling yung babae, hindi po naglakad ng patuloy si Jesus ng nananahimik, hindi po. When she was healed, that time, Jesus Christ, He shouted. Nang gumaling po ang babae, sumigaw si Jesus. Amiss, at the time, Jesus stopped His way and said, huminto si Jesus sa kanyang paglalakad at sinabi niya, who touched my clothes? Sino ang humawak sa akin? Who touched my clothes? Sino ang humawak sa damit ko? Who? Sino? Why Jesus Christ said like that? Bahaya. Who touched my clothes? Sinabi ni Jesus, sino ang humawak sa damit ko? At that time, not only her,
Or so many people, they touch Jesus Christ's clothes. Alam niyo po nang time na ito, hindi lang yung babae, maraming tao nasasagi, nahahawakan nila ang damit ni Jesus. Like in the market. Kagaya po na sa palengke. So many people. Maraming tao. Isn't it? Multiply. Mark chapter 5 verse 31. Let's tignan natin Marcos 5:31. Let's read together with the thinking that situation. Basahin po natin habang ini-imagine natin yung sitwasyon. Let's read together. Sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mong sinisiksika ng karamihan at sinasabi mo pang sino ang humipo sa akin? At the time, the disciples said to the Jesus Christ, what this means is that there are so many people here that there are too many people who have touched your clothes. Ano po kaya ang ibig sabihin ng mga alagad? Napakaraming mga tao ngayon dito at maraming tao nakahipo o nahawakan ng damit mo. It means, in other words, the disciple told Jesus to just get out of this place quickly. Alam niyo po yung gustong iparating ng mga alagad kay Jesus, umalis na lang tayo ng mabilis sa lugar na to. But what did Jesus do? Pero ano po ang ginawa ni Jesus? Ano ang sinabi niya? Who touched my clothes? Sino ang humawak sa damit ko? Who touched my clothes? Sino ang humawak sa damit ko? Who? Sino? I want all of you to be the one. Alam niyo po, gustong-gusto ko sana na kayo ang nakahipo. Are you feeling suffering kayo because of financial problem? Dahil sa problema sa pera? Because of your mistake and sin? Dahil sa pagkakamali at kasalanan? Are you suffering? Nagdurusa kayo? Please touch Jesus Christ's clothes. Hipuin niyo ang damit ni Jesus. God, Jesus Christ want to see her, the woman who have true faith. Nais makita ni Jesus itong babaeng ito na mayroong tunay na pananampalataya. Mark chapter 5 verse 32, one more time. Let's read together. Pasahin po ulit natin. One sound and slowly. Verse 32, nang sabay-sabay, tumingin siya sa buong paligid upang makita kung sino ang gumawa niyon. Just kept looking around to see who had done it. Tumingin siya sa paligid. Tinignan niya kung sino ang gumawa niyon. Jesus looked around. Tumingin si Jesus sa paligid. Who was he looking for? Sino po ang hinahanap niya? The woman. Itong babae. Verse 34. Sa verse 34. After Jesus Christ met her, and then he said to her, verse 34, let's read together. Pagkatapos niya magpakita kay Jesus, sinabi ni Jesus ito sa kanya. Basahin po natin. At sinabi ni Jesus sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Umalis kang payapa at gumaling ka sa sakit mo. My daughter. Anak. Your faith has healed you. Anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. What is true faith? Ano po ang tunay na pananampalataya? Wake up Jesus Christ. Ang paggising kay Jesus. Touch Jesus Christ. Ang paghipo kay Jesus. When you need Jesus Christ's miracle, when you need Jesus Christ's power, instead of your own money in the world, please come to church and ask to the Lord. Kung kayo po, kailangan ninyo ng kapangyarihan ni Jesus, kung kailangan nyo po ng kapangyarihan niya, sa halip na maghanap ng pera dito sa sanlibutan, pakiusap, lumapit kayo sa Panginoon. Who touched my clothes? Sino ang humawak sa damit ko? It means that Jesus is looking for someone who has true faith. Ang ibig sabihin po nito si Jesus, hinahanap niya ang isang tao na mayroong tunay na pananampalataya. Do you believe? Still, Jesus is still with us now, right? Naniniwala ba kayo na hanggang ngayon kasama natin si Jesus? So when he is still looking around to find someone who good faith among us. At magpahanggang ngayon, tumitingin siya sa paligid upang makita kung sino sa atin ang may mabuting pananampalataya. Let's imagine. How would you feel if Jesus came here now and looked around and called your name? Isipin po natin mabuti, imagine natin, paano kaya kung pumarito si Jesus, tumingin sa paligid at tinawag ang pangalan mo? Who touched my clothes? Sino ang humipo sa damit ko? Who has true faith?
Sino ang may tunay na pananampalataya? Oh, I got it. Ay, nakita ko na. If God, Jesus Christ, call your name among us, we may feel afraid. Pag tinawag kaya ni Jesus, ang pangalan natin sa karamihan natin ngayon dito, magiging masaya tayo. Sobrang saya. Can you catch my point? Naiintindihan niyo ba ako? If God call your name, you may feel so happy. Maaari po, kapag tinawag ni Jesus ang pangalan ninyo, sobra kayong sasaya. Brother, sister, may you all become the kind of believer Jesus is looking for. Mga kapatid, umaasa po ako, kayo nawa ang mga mananampalataya na hinahanap ni Jesus. Faith is not perfect. Pananampalataya, hindi po ito perfecto. Faith is when we confess our weakness, our hidden sin, our difficulties to the Lord. And then, it is we call Jesus Christ. It's a faith. Alam niyo po, ang pananampalataya, ito po yung pagpapahayag natin ng ating kahinaan, kasalanan, pagdurusa kay Jesus. Ito po yung tunay na pananampalataya. Are you born again? Kayo po ba tunay na mga born again? Did you get salvation? Nakuha niyo ba talaga ang kaligtasan? Truly, can you go to heaven? Sigurado na makakapunta sa langit? Of course. Siyempre po. We are son of God. Tayo, mga anak ng Diyos. But problem is we are not perfect. Ang problema, hindi tayo perfecto. When devil attack to us through devil temptation, we cannot overcome. Kapag tinutukso na tayo ng Diablo, ang hirap mapagtagumpayan. When we face difficulties because of financial problem, we cannot overcome myself. Kapag nahihirapan tayo dahil sa problema sa pera, hindi natin makayang lagpasan sa sarili lang natin. That time, we have to wake up Jesus Christ. Sa mga ganitong pagkakataon, gisingin po natin si Jesus. We have to touch. Kailangan po natin siyang hipuin. Yung damit niya. This is true faith. Ito po ang tunay na pananampalataya. Faith is when we have faced the hardship and difficulties, when we have met the painful conscience, faith is not about rely on yourself. Alam niyo po, yung pananampalataya, kapag tayo ay naharap sa mga kahirapan, sa mga pagdadalamhati, yung pananampalataya, hindi po ito pagtitiwala sa ating sarili. Faith is not about finding other way and your way. Ang pananampalataya, hindi po ito paghanap sa sarili nating paraan o diskarte. Hindi faith po. Faith is not about rely on others. Ang pananampalataya, hindi po ito yung pagtitiwala mo sa iba. Faith is also not about being afraid of a situation. At isa pa, ang pananampalataya ay hindi yung matakot ka sa sitwasyon, hindi po. That time, faith is about calling Jesus every time. Sa mga ganitong pagkakataon, ano po ang pananampalataya? Ito po ay ang palagi ang pagtawag kay Jesus. Help me, Jesus Christ. Help me, Jesus. Tulungan mo ako, Jesus. Tulungan mo ako. I need your help. Kailangan ko ng tulong mo. Without your help, without your protection, without your everything, I'm nothing. I cannot everything. Kung wala ang tulong mo, kung wala ang protection mo, kung wala ka, wala akong magagawang kahit na ano. This is faith. Ganito po ang pananampalataya. Faith is about waking Jesus up. Ang pananampalataya, paggising kay Jesus. That is really faith and that is true Christian life. Ito po ang tunay na pananampalataya at tunay na Christian life. So please, more and more rely on God. Kaya ako po nakikiusap, mas higit pa tayong sumampalataya, magtiwala kay Jesus. Don't misunderstand. You are not yet strong. Huwag niyo po kung, huwag po kayong malito, no? Hindi pa tayo ganun kalakas. Even though after you were saved and passed so many years, but still we are weak and not strong. Dahil kahit na matagal na tayong naligtas, nananatili tayong mahina, hindi pa malakas. That's why attend the church every Sunday to learn God's heart, God's protection, and God's education.
patuloy tayong dumalo sa church tuwing linggo upang patuloy nating matutunan yung puso ni Jesus, patuloy tayong mag-aral. And then, God will start help you again. At kapag ganito po, paulit-ulit din tayong tutulungan ng Diyos. Let's pray together. Manalangin po tayo. Our Heavenly Father who love us and save us, thank you, our Father God, for the abundant love and grace. Ama namin Diyos na sa amin ay nagmahal at nagligtas, Panginoon, maraming salamat po sa iyong saganang biyaya at pag-ibig. O Lord, please help us to live in our heart always with the joy and gratitude of salvation. Pakiusap po Diyos, tulungan mo po kami na papanatili namin sa aming puso ang pasasalamat at kaligayahan. Oh Lord, there are so many difficulties and suffering around us. So please help us get closer to the Word of God and to have longing for fellowship. Panginoon, napakarami po ng mga kahirapan sa paligid namin. Kaya tulungan mo po kami na magnais na manatili sa Diyos at sa fellowship. And help us not to be lazy when we deliver other soul. At tulungan mo po kami na huwag kaming maging tamad sa pagliligtas ng ibang nawawalang kaluluwa. So please have our loving family and relative get salvation through us. At tulungan mo po kami, lalong higit yung aming mga mahal na pamilya at mga kamag-anak na makuha din ang kaligtasan sa pamamagitan namin. And please help us to establish our faith family on the Word of God. At pakiusap, tulungan mo po kami na maitatag ng matibay ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And O Lord, please, there are so many lost souls around us. That's why through the Cajun Church and through the Cajun Church brothers and sisters, so many lost souls can be saved. Napakarami pa po ng mga nawawalang kaluluwa na nasa paligid namin. Kaya pakiusap po Diyos, tulungan mo po kami na sa pamamagitan ng mga kapatiran dito sa Quezon City Church, marami pang nawawalang kaluluwa ang maligtas. Oh Lord God, don't forget and remember, we love you so much. Kaya pakiusap po Diyos, alam mo po na palagi ka naming iniibig. We pray in the name of Jesus Christ, we pray. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen. Amen.